Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong ipagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa aklat ng Isaiah. Nandito po tayo sa chapter 37, verses 14 hanggang 21. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Kinuha ni Ezekias ang sulat na dala ng mga sugo. At pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Iniharap niya ito kay Yahweh at siya'y nanalangin. Makapangyarihang Yahweh, Diyos ng Israel, lumalang ng langit at lupa. Ang iyong trono'y nasa ibabaw ng mga kerubin. Ikaw lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Masdan mo ang aming kalagayan at lingapin mo kami. Narito ang liham ni Sennacherib na lumalapastangan sa iyo. Ikaw na buhay na Diyos. O Yahweh, tunay nga na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa. Sinunog nila ang Diyos ng mga ito, sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay, mga bato at kahoy na gawa lamang ng mga tao. Kaya, iligtas mo kami sa kamay ni Sennacherib, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos. Pagkatapos, tumanggap si Ezekias ng sulat mula kay Isaiah na ganito ang sinasabi, dininig ni Yahweh ang iyong dalangin laban kay Sennacherib. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito, ang Diyos na dumirinig ng panalangin. Opo. Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon, basahin po ninyo ang chapter 37, verses 1 hanggang doon po sa talatang ating binasa upang makita po ninyo ang lahat ng mga pangyayari. Makikita po natin na kahapon ay nag-utos ang Haring Ezekias doon sa Assyria upang alamin ang mga pangyayaring nagaganap. At sa yung ministro po ng Assyria ay nagsalita ng mga pangusap laban sa Panginoon, laban kay Haring Ezekias, at napuno po ng takot, pangamba ang puso ng mga sinugong ito ng Haring Ezekias. At kaya nga po sila ay umuwi na despair, discouraged. Winahak nila ang kanilang mga damit dahil sa kalungkutan, dahil sa naganap na iyon. At dito po sa chapter 37 ay nagulat po sila sa kay Haring Ezekias. At binanggit nila kung ano ang sinabi, kung paano nilapastangan siya, kung paanong sila ay pinagsabihan na kung hindi sila susuko, kung hindi sila susunod, ay sila ay pupuksain katulad ng pagpuksa ng hari ng Assyria, si Sennacherib, sa iba pang mga bansa. At nang marinig ito ni Haring Ezekias, winahak din po niya ang kanyang damit. At sila po ay nagsuot ng damit na sako. Ito pong pagwahak ng damit ay tanda po ng discouragement, ng humbleness, na wala silang magagawa by themselves, na yung mga kasuotan nila, yung position nila, walang magagawa sa gitna ng problema. At sila po ay nagsuot ng damit na sako. Ito po ay tanda ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at pagkilala na wala silang magagawa. Ano po ang kanila pang ginawa matapos marinig ang mga masamang balitang ito? Sila po, ang hari pong Ezekias ay nag-utos, sinugo niya yung tatlo. Si Eliakim at ang kanyang mga kasama ay sinugo papunta po sa kay Isaiah upang sabihin kay Isaiah na ipanalangin ang bayan. Ipag-pray mo ang bayan dahil ganito ang ginagawa sa atin. Ito ang ginawa ng mga tao, ng hari ng Assyria. Ito ang banta niya sa atin at tunay na sila'y malakas sapagkat yung iba pang bansa ay kanilang ginapi, sinunog at sinira. At ito ang dinala nilang
hiling kay Isaiah na ipanalangin, ito ang sinasabi ng hari, ipag-pray sila. At makita po natin ang tugon ni Isaiah sa kanila, "Huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo, padadalan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at gigiyagisin siyang ng lito ng isang balita. Dahil dito, uuwi siya agad sa sariling bayan at siya'y mamamatay sa tabak." Iyon po ang sinabi ni Isaiah bilang katugunan dun sa sinasabi ng mga sugo na ito ng hari. At panibago na naman pong sulat ang natanggap ng hari. Panibago na naman pong pagbabanta sa hari ng Assyria. At sinasabi, kahit na sinabi na yun ni Isaiah na sila ay tutulungan ng Diyos, ito na naman ang panibagong sulat na natanggap ni Haring Ezekias patungkol sa banta ng Assyria. "Huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi ka masasakop ng hari ng Assyria ng Jerusalem. Alam ninyo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa ibang mga bansa. Winasak nilang lahat ito. Kayo pa kaya?" Ayan pa po. Kaya nga po, ano ang ginawa muli ni Haring Ezekias? Siya po ay dumulog na personal sa Panginoon at nanalangin. Yung panalangin binasa natin kanina. Sinabi niya sa Diyos ang kanilang kalagayan. Binuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon at sinabi ang kanilang matinding pagsubok na ito at humingi siya ng tulong sa Diyos na sila ay iligtas at ipakita na ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Ngayong gabi po ay, ngayong umaga po ay ating natunghayan na pagkatapos pong manalangin ni Ezekias ay sinugong muli ng Panginoon si Isaiah upang sabihin sa kanya, "Dininig ng Diyos ang iyong panalangin." Ano po ang ating pang makikita sa mga talatang to? Marami pong darating na mga pagsubok, mabibigat na problema sa ating buhay, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa karamdaman, maraming bagay na magbibigay sa atin ng takot at pangamba. At minsan ang mga pangyayari sa paligid, ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-aalala, ng takot, at tayo po ay napupunan ng mga bagay na ito sa ating puso. Kapag ka tayo may problema, anong ginagawa natin? Tumatawag tayo ng mga kapatiran na, "Sama ninyo ako sa panalangin. Dumaraan ako sa matinding pagsubok at problema. Tulungan ninyo ako. Makipanalangin kayo sa akin. Pag-pray ninyo ako na pagalingin ng Panginoon." Humihingi po tayo ng tulong sa mga kapatiran. Lumalapit po tayo sa pastor. "Pastor, pag-pray po kami. Ganito po. Humingi tayo ng tulong." Katulad ng ginawa ni Haring Ezekias. Lumapit siya sa propetang Isaiah at humihiling na ipanalangin ang bayan. Ganon din po tayo. Pwede po tayong lumapit sa mga kapatiran, sa pastor, sa mga ka-cell group mo. Humingi ka ng tulong para manalangin. At katulad po ng tugon ni Isaiah, "Huwag kang matakot at tutulungan ka ng Panginoon." Pero minsan po ay hindi sapat na tayo ay humingi ng prayer sa bawat sa iba. Ang pinaka maganda po na bagay na makakatulong pa sa atin sa gitna ng mga problema ay yung tayo ang personal na lalapit at dudulog sa Panginoon. Malaki pong tulong ang humingi ng tulong ng panalangin sa ating mga kapatid, sa mga pastor, sa mga elders. Maganda pong bagay yan. Ngunit ang pinakamaganda pong bagay na makakatulong sa atin sa gitna ng problema ay yung tayo ang personal na lalapit, dudulog, iiyak sa Panginoon, sasambitin sa Diyos ang ating mga kabigatan at problema. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye labor and are heavily laden, and I will give you rest." Matthew 11:28-29. At
Ang sabi rin ng Panginoon sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat, ipaabot ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. God is encouraging us to talk to Him. Send Him our prayers. Banggitin mo, iiyak mo sa Panginoon ang anumang nagbibigay sa iyo ng kabigatan, problema at pagsubok. Sabihin mo sa Panginoon, kilalanin mo ang Diyos na ito na dumirinig sa panalangin at nakatitiyak po tayo yung personal mong paglapit sa Diyos, yung personal mong pagpapakumbaba ay higit na diringgin ng Panginoon. At sabi nga po, ay dininig ng Diyos ang panalangin ni Haring Ezekias. Gayun din po ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Maaring sa mga oras na ito, meron po kayong dinadalang problema o pagsubok, ilapit mo po yan ng personal sa Panginoon. O maaring ikaw naman ang hinilingan ng iyong kapatid, ng iyong kasister, or ikaw ang nilapitan na isama mo ko sa panalangin. Gawin po natin yun. Let us pray for one another. At tayo po ay tutulungan at gagabayan ng Panginoon sa lahat ng bagay na ito at sasagutin po ng Diyos ang ating mga panalangin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, maraming maraming salamat sa paalala mo sa amin na anuman ang mga bagay na nangyayari sa paligid, problema, pagsubok, karamdaman, lahat ng ito ay maari naming idulog, ipanalangin at sabihin sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga kapatirang nananalangin para sa kapwa-mana ng palataya. Salamat sa mga pastor na dumudulog para sa amin. Salamat o Diyos. Salamat sapagkat sa ganitong paraan ay pinapaabot mo rin sa amin ang katugunan sa panalangin. Panginoon, tulungan mo rin kami na personal na makipag-usap sa iyo. Personal na idulog sa iyo ang aming ding mga problema, pagsubok, mga dinadalang kabigatan sa puso, sapagkat ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. You care for us, O God, and you say that you will give us peace, you will answer our prayers. Ito po, Panginoon, ang aming katiyakan. Ito po ang Panginoon ng aming panghahawakan na meron kaming Diyos na buhay na nakikinig sa aming mga panalangin. Salamat po Panginoon at kung ano man po ang mga kahilingang panalangin ng mga tagapakinig sa oras na to, Ama, sumasamo kami. Dinggin mo ang aming panalangin. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.